Hi. Magandang tanghali sa inyo lahat. Hi, Coach Gina. How are you? Hi. Yan. So, bago ang lahat, are we live right now? Just to make sure. Are we live? Yes. Yeah? So, yeah. Hi sa mga viewers and followers ng One Life Group. Again, I am Coach Poy. And together with me is Coach Gina. So, Ask Me Anything Sundays. Coach Gina, may gusto kong sabihin. Ngayon, so magandang, ano na ba, tanghali sa inyo lahat. Ayan. So, ayan, successful na kami. Ayan. So, you will celebrate. Expect more, yeah, they will expect to see more of the other coaches with me. It's either every Saturday or every Sunday. So, ngayon, ang tatalakayan natin is blocks to a healthy communication. It will be like a two-part series, Coach Gina, no? Kasi ang haba niya. Yes. Ano ba yung communication? Wait lang. Mag-continue ka muna. I'll just ayan. Have to finish yung what part is other group. Ayan, sorry. So, ayan. Communication is like a process of which an information is transferred or relayed from a certain receiver to from a certain sender to a receiver through a medium. Okay, so kailan ba nating masasabing na that is communication? Yung communication kasi is not a communication kung hindi naka-receive ng feedback yung receiver or yung sender from the receiver. Okay. So, if we won't be receiving any feedback from you guys, kung nagustuhan ninyo or hindi ninyo nagustuhan, so, or hindi ninyo enact out yung mga tinuturo namin sa inyo, ang ibig sabihin nun is we're not like effective communicators and we are not perfect communicators, right? So, ayun, kumusta ka na dyan? Are you done? Okay, are we live right now? Yes. So for those people who's watching on replay, please comment hashtag replay and do comment your suggestions. And this is gonna be is this gonna be available on YouTube as well. Yeah. All right. Yeah. So this is if I will upload it, right? If I am able to find out how it's gonna be uploaded in YouTube, this will be in YouTube as well. Alright. So, Coach Gina, ang tatalakayan natin is blocks to a healthy communication. Para sa'yo, what is a healthy communication? Well, para sa akin, ang healthy communication is, aside from the fact that you were able to express something that you wanted to say to a certain person, at the same time, naiintindihan ng receiver what you are trying to say. It's not just a one-way street na parang you're communicating, sinasabi mo what you wanted to say, but on his end or on her end, hindi niya naiintindihan or hindi niya maget. So I think that's considered as unhealthy communication. So dapat it should be a two-way street. So when is it healthy? When is it healthy? Communication. Well, yun, aside from what I've mentioned earlier, na it should be a two-way street at the same time, dapat may mutual understanding, naiintindihan, kumbaga you're on the same page. Kung meron mang negative feedback dun sa within the communication somehow, mapag-uusapan or mako-compromise pa din para tawag dito, mag-build ng mas maayos na pag-uusap sa tineta. Ayan. So, tama yun, di ba? Most communications are being healthy if you're able to achieve a certain goal. So, if we're able to achieve understanding,
with each other, or you're trying to build up each other, you're not like criticizing or just putting another person down, it's going to be a communication as well. So, dun tayo sa blocks to healthy communication. So, I will need Coach Sheena and our viewers to to be creative or be imaginative dito sa session natin na to. So, what we will do is you will perceive yourself on both sides of the continuum. So, iisipin nyo na kayo yung sender at iisipin nyo na, oh hindi, para mas ma-experience nyo to, gagawin natin, isiisipin ninyo kayo yung receiver. Kayo okay. Yung receiver. Tapos, experience mo yung mararamdaman mo or kung magiging healthy ba or unhealthy sa'yo yung mga communication, yung mga blocks ng communication. I-discuss natin yun. Alright? Okay. Okay. All right. So, magsimula tayo. First is ordering, directing, and commanding. So, mula nung bata tayo, di ba? Lagi nating, isa to sa mga problema natin, yung palagi tayo, kala nila is minamanduhan tayo. Gusto mo ba yan? Yung parang minamanduhan ka? Well, at some point, syempre may certain levels naman kasi yan. Pero on a general note, I don't wanna be masyadong minamandohan. Parang ano, feeling mo kinokontrol ka na, di ba? So, yeah. Parang ano, ito yung kailangan mong gawin, kailangan sa ganitong edad, matapos ka ng pag-aaral mo, kailangan ganito ang mangyari sa buhay mo because you promised me. Di ba? Alam mo yan? So, naka-experience ka ba ng ganun? Yes. I think most of us na-experience na yan. Lalo na sa mga bata na lumalaki. Di ba? Just one moment. I received a comment. Are they able to watch? Are people able to watch? Or but it's live. It's a Facebook. Yeah. Group. According to Karen, ayaw daw. Like, they're not able to watch. Or if somebody's watching right now, can you please comment and say that you're watching? It's okay, see? Right. Oh. It's live. Yeah, all right, it's live. Okay. Okay, moving on. Ayan, moving forward. Yun, so hindi siya nagiging healthy kasi ganito yan, lahat ng tao is merong kanya-kanyang pag-iisip, di ba? So you cannot treat another person like you control her. Why? Lalo na yung mga bata. Ang nangyayari kasi sa mga bata, kapag lagi natin kinokontrol yung kilos nila, kagaya ng pinag-usapan natin ng isang araw, di ba? Kailangan yung bata, dumadaan siya sa stage ng autonomy versus shame and doubt. Yan, di ba? So, kailangan, magkakaroon siya ng sarili niyang desisyon. Ano yung sapatos na gusto niyang isuot? Ano yung damit na gusto niyang isuot? Ano yung mga bagay na gusto niyang kainin? Ano yung mga laruan na gusto niyang ipamigay, di ba? So, pagka na-withhold sila ng pag-decision para sa sarili nila, all the time hanggang sa lumaki sila, is magkakaroon sila ng difficulty in decision making. Di ba? Kasi sasabihin, susunod lang sila ng susunod sa kung anong in-order at inuutos ng magulang. Gusto mo ba, Kochi, na yung baby mo ay lumaki na hindi independent? Siyempre, ayoko. That's why as much as possible is ang ma-develop is yung autonomy at an early age. Okay? Kapag every time she wanted to do something on her own, I let her do it or I ask my husband to let her do it since I'm not around at the very moment during yung stage ng autonomy versus shame and doubt. But as much as possible, syempre, gusto kong ma-establish yung independence at magkaroon siya ng sarili niyang free will na to decide on her own. Tama.
So that's one of the roadblocks to healthy communication, di ba? Kasi kapag ka minsan ang nasa isip natin is, teka lang, dinidirektahan na ako nito, even if we meant well, di ba? Hindi rin maganda yung pakiramdam dun sa receiving end. Kasi kung ako, alam ko naman that that person meant well, pero dahil inuutusan niya ako, hindi ko siya gagawin. Kasi inuutusan niya ako eh. Maraming beses ko na siya nagawa sa buhay ko. So, yan. Moving forward, may tanong ka pa sa ordering? Or do you want to add anything else? So far, okay naman. Okay. So, yan. Next, warning. Warning, threatening, and admonishing. So, yun. Sabi nga nila, we are so lucky enough if we've gone through life without encountering hostility. Diba? Yung mga ibang tao, sayang. Ano, parang ang dami nilang pinagdaanan sa buhay nila. Tapos, ang dami nilang, lucky rin tayo yung sa mga pinagdaanan natin ngayon. Kulang pa yun sa mga pinagdaanan ng mga nauna sa atin. Na-realize ko yan. So, kailan to? Paano to nangyayari? Parang, pag hindi ka natulog sa hapon, kukunin ka ng ganito. Mga ganon. Diba? Sa mga bata, uso yun. Pinatakot sila. Or kapag ka, nagsasabi ka sa magulang mo ng plano mo, minsan tinatakot ka nila without. Kapag ka hindi mo ginawa yan, ang mangyayari sa'yo ay mapapariwara ang buhay mo. Diba? Or kapag ka hindi mo sinunod, ang gusto ko, maghihiwalay tayo. Nakakatulong ba yun sa relasyon? Yeah, no, syempre. Hindi. Kaya siya nagiging block sa healthy communication kasi you act out of fear. It's not, yes, you act out of yung sarili mong kagustuhan. Right. So marami yan eh, di ba? Parang sa, yan ang madalas na sa isang immature relationship, yan ang pinakamadalas na huling salita. Parang para lang matapos. Parang, sige, ayaw mo sundin yung gusto ko, maghiwalay na lang tayo, magkanya-kanya na lang tayo. Ending up that the other person would say na, oh, sige, wag na tayo maghiwalay, let's patch things up. Pero wala talagang nabuo, wala talagang natapos. Diba? So, kasi, hindi na-communicate ng maayos. Kasi nga, hindi na-communicate na ayos yung kanyang message. Okay? So, next. Eto, I don't want to talk about it, but we have to. It's moralizing, preaching, and manipulation. So, gusto mo? Ito ang magsalita dito. Kasi, ano eh. Ayan. Kaya mo na yan. So, ganito yan. Ang problem kasi sa, ano, sa preaching is that it's all morality-based. Madalas, di ba? Even if, hindi ko sinasabing sa mga church people ito ah. Wala tayo dun sa scenario na nasa church. Pero kasi, meron tayong mga bagay or meron tayong mga na-encounter na kala mo kung magsalita sila, is wala silang flaws. Kala mo, kung magsalita sila, they're perfect. Di ba? But it goes hand in hand with siguro judging, criticizing. Di ba? Kasi parang, ano eh, parang kapag hindi mo ginawa ang tama or mabuti, mapupunta ka sa impyerno. So, yung mga ganun ba? Or, pwede rin hindi ka sumusunod palagi sa magulang mo, kaya minamalas ang buhay mo. Yeah. Or, ano, go ahead. Ayan, so hindi siya nagiging, kaya siya nagiging block sa healthy communication. Oh. It's because ini-instill ng tao na yun ang certain principle sa'yo na hindi naman yun yung paniniwala mo yun, or hindi naman yun yung belief mo. So, somehow, dahil since, yun nga, preaching and
moralizing and manipulation. So, ang ending din, you act out of, kasi akala mo, yun yung tama. Or yun, yeah, yun yung dapat mong gawin. Kasi nga, based on sa sinasabi ng certain individual, like halimbawa, very influential yung tao or, or very significant sa'yo yung tao, meron kayong certain level of relationship. So, kumbaga, you get manipulated and influenced by certain principles or beliefs na ini-instill niya sa'yo. So, in that way, hindi mo pa rin napapractice yung sarili mong free will and decision-making. Oh, saka you're not being as authentic as possible sa sarili mo, di ba? So, nako-compromise yung authenticity mo when it comes to this kind of communication. Baligtad rin naman natin. Ako yung nasa, ano, ako yung nasa sending end. So, ako yung nasa sender's end. Gusto ko lang malaman ninyo that every time that you judge another people or another person, is you're judging them based on your reality and not on the reality of another person. So before you judge them and before you tell them the judgment that you're telling them, or the moral aspect of your words or your moral aspect ng gusto nyong paratingin sa kanila, just make sure to look at the mirror first. Mm-hmm. Diba? Yeah. And make sure that you don't have flaws. Diba? Kasi when it comes to morality, it's really a big thing and a big issue. Diba? Mm-hmm. Kaya nga merong mga kanta eh, diba? Banal na aso, santong kabayo, mga ganun. But I will not sing it and I will not give you the satisfaction for you. So, banal na aso, diba? So yun. It's a topic that I ought to discuss at a totally different time. Like, it's really, really broad. Pagdating dun. But again, as a disclaimer, I'm not questioning religious or religions or preachers, alright? Hindi kayo kasali dito. Ano lang is, it's outside of the church environment. Alright? Yan. Next is advice giving, offering solutions, and suggesting. Medyo parang positive naman po. Kailan ito nagiging negative? Yan. Kapag hindi naman, kasi ano din yan eh, tawag dito, subjective pa rin yan dun sa sender. Yes. Kaya siya somehow, kung titignan mo siya, it's positive. You're giving advice, you're offering solution, mm-hmm, you're suggesting something. Pero that's on the sender's perspective. Hindi right sa receiver's perspective. Because, yeah, kasi minsan, hindi naman solicited yung advice. Tapos, gusto lang naman mag-vent out ng tao, but then you give advice. Tapos, hindi naman relative din sa kanya. So, you, like, it's either na-confuse mo siya or na-offend mo siya because it's really unsolicited advice. And, tandaan natin lahat that not all people are broken and not the people aren't broken, diba? They just need to be understood. And for you to understand them, you just have to listen to them sometimes. Okay? So how they ask you for advice. So, advice. Mm-hmm. Pero, paano ba itong nangyayari? Ano pa rin, it's important na you don't give them exactly as it is, kung ano man yung gusto mong. Kumbaga, let that person realize yung sariling solution sa problema niya or sa concern niya. So, kumbaga, ikaw, you push it kung ano man yung gusto mong iparealize sa kanya. Siya mismo mag-figure out ng sariling solution sa problema rather than feeding that person itong gusto mong mangyari or yung advice mo, which is probably hindi naman magiging magiging significant or applicable sa kanya. Kasi, ang ending kasi niyan, yung sasabihin mo advice is just 10% ng magiging decision ng taong tatanggap. So, ang ending, not at all. Or not at all, yun nga. So, kumbaga, siya pa rin entirely
whether or not i-take niya advice mo or hindi. So, siya pa rin kasi yung magiging totally responsible sa sarili niyang magiging action afterwards. That's right, that's right. So, yan. As a life coach, mm-hmm. sabi nga nila, as a life coach, parang sinasabi mo yan, pero as a life coach, you're giving advices. No. Yeah. What I do is... Totoo yan. Diba? I never, like, give advice. Alam mo yan, diba? What I do is, I ask a lot of questions. I mean, a lot of questions. And then I let my client or whoever I'm talking about find out what's best for them. Sila yung sumasagot ng sarili nilang katarungan. Kasi you just have to lead them. Yes. Somewhere. So I never give advice. So mga manghihingi ng advice sa akin, ay wala kayong mapapala. So just... Pag tinanong niyo siya, ang sasagot niya sa inyo ay tanong din. Okay. Kagaya ng... Limbawa, anong ginawa mo ngayon? Anong gagawin ko? Ang sasagutin niya, ang sasagot niya sa'yo, ikaw, ano bang gusto mong gawin? Ano sa palagay mo ang magandang gawin? Di ba? Something like that. Or syempre, yung life coach. So, mas magiging coordinate ng response. Or, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa buhay ko. Sa palagay mo, ano ba ang makakabuti sa buhay mo? Di ba? So, ayan. So, you will never hear me give advice because first, I can never want something for you, di ba? More than you want for yourself. Kailangan, you have to find it out for yourself. So, it's not really, siguro wala na ako magiging kliyente after nito. But then again, it's really effective. Tanungin. Di ba? Kasi, it's like, hindi ako magsasabi ko anong dapat mong gawin. You have to figure it out. Okay ka lang. You have to figure it out for yourselves. Okay? Ayan tayo sa using logic, arguing, over-intellectualizing. Ang mga bida-bida. Yun na nga yun. Sige. Simpleng, bida-bida. Yan. Kapag ito na kasi yung ginamit na form of communication, hindi ka naman nanalo dyan. So, kumbaga, it's really an hindrance or a block to a healthy communication once na ginamitan ka na ng logic and yun nga, sa madaling sabi, nagbibida-bida na, so sobrang over the top na ang nalalaman and nagiging argumentative na siya. Ginagawa ko to. Pag ayoko ng pausap ko, ginagamit mm-hmm. ako ng mga highfalutin words. Yeah. Pero fact-based. I never invent things. Diba? Mm-hmm. Pero fact-based. Tapos pag ayoko na talaga, kasi it's unhealthy nga eh. Diba? Yeah. So, magagamit nyo to kapag gusto nyo, pag ayaw nyo talaga ng kausap nyo. Mm-hmm. Parang, yan. So you tend to intimidation? Hindi. Gusto ko lang silang meron kasi mga tao talaga na hindi naman talaga factual yung mga sinasabi nila. Tapos, you're just gonna waste your time talking about it. So, rather than listening and wasting both of your time, diba, state the facts and then go. Pero unhealthy siya. So, yun na. Block. Kaya nga block to healthy communication siya. It's sometimes really cold. It's sometimes a really cold response. Mm-hmm. It's sometimes sinasabi nila piloso pong response. Mm-hmm. But it's just it's never healthy. Because some people na nagtatanong sa atin, they expect answers from us. They expect us to give them time. Diba? Lalo na yung mga anak natin minsan. Minsan, nagtatanong lang sila just to make sure na na magkaroon tayo ng oras sa kanila or mag-bond tayo sa kanila. Kapag ka isang tanong, isang sagot tayo sa kanila is nararamdaman nila na parang pinupush natin sila or hindi natin sila pinapapasok sa atin. Kasi diba minsan,
tanong sila na tanong, Mami, ano to? Mami, ano to? Diba? Mm-hmm. Kasagutin mo, isang tanong, isang sagot. Hindi mo sila binibigyan ng time na, mm-hmm. na anong tawag dito? Hindi mo masyadong binibigyan ng time yung tanong nila. Pero, sa bata kasi, yung pagtatanong is like them attempting to bond with you sa mga ganong stage, mga batang matanong. Right? So, yun. That's right. Okay. So, wag kayong bida-bida. Okay, sa Jollibee. So, yun. Next. Criticizing, judging, and ano yan? Assuming or blaming. Oh, Coach Hina, criticizing daw. Bakit to block? Blaming. Bakit block yan? Sa communication. Assuming. Or judging. Diba? Kasi ito, these terms alone, criticizing, judging, assuming, blaming, these are negative terms. So, problematic. It results to unhealthy communication. Kasi, ito, criticizing, judging, assuming, blaming. So, negative na lahat. Kaagad. Nakarating na ba kayo sa, nakarating ka na ba sa isang family reunion na criticize ka? Parang, alam mo yon? Di ba sa yung mga typical na family reunion ng mga Filipinos? Like, oh, kailan ka ba mag-aasawa? Oh, parang tumaba ka ngayon. Ano na bang gagawin mo sa buhay mo? Hindi ka pa rin natatapos ng pag-aaral. Or, oh, buhay ka pa. Di ba? Napaka ano niya. Nakakainis siya. Hindi. Totoo yun. Kasi parang ang, it's like, sinasabi ko nga, is when you criticize a person, it's not really, it's two ways. It's either constructive or destructive. So mostly, if you don't choose our words properly, it's mostly destructive. Mm-hmm. And judging naman, sabi ko nga, is when we judge a person, like it's based on the reality of the person who's judging and not on the reality of the person being judged. Right? Sa assuming naman, ganito yan. Maraming mga pagkakataon na hindi na lang kayo nag-uusap because you assume the worst of another person. So, hindi ko na lang siya kakausapin kasi magagalit lang naman siya sa sasabihin ko eh. Pero you never tried. So, wala talagang nangyayaring communication. Aruy, pag-aasawa talaga yung binunggit. Sorry, Ate Jen. Okay. So, thank you. So, yun. Beep, beep. Beep, beep po, beep, beep. So, yun. Ang nangyayari is, pwede naman pala. Hindi naman pala ikaw. Parang, di ba, you assume the worst of another person by assuming that they assume the worst of you. So, sino yung nag-assume? Ikaw, hindi yung isang tao. So, kaya ganun. So, maraming beses ko itong nasubukan at nangyari sa buhay ko na binaliwala ko na lang, hindi ko na lang sinasabi sa isang tao kasi hindi naman nila maintindihan eh. Pero, try me. Lalo sa mga bata. Ano bang sumunod sa atin? Sa millennials kami. Yung mga Gen Z. Yeah, I know. Yeah. Ano? Yung mga Gen Z, di ba? Minsan, hindi talaga, mapaglihim sila sa magulang nila eh. Di ba? Kasi wala talaga silang sinasabi. Kasi ina-assume nila na hindi sila maiintindihan ng mga magulang nila. Pero, have you tried yet? Diba? Nasubukan nyo na ba na makipag-interact sa magulang ninyo? Never underestimate a mother's understanding for a child or a parent's understanding for a child. Yeah, that's true. Sabi nga ng nanay ko sa akin eh, dati. Magkasabi ka sa akin kasi kahit na magalit man ako sa'yo, kahit murahin man kita, di ba? Anak pa rin kita. Di ba? Kaya every time na meron akong downfall, yung sa mami ko muna una ko magsinasabi. Gusto mo ba yung anak mo? Communication. Oo. Saka dapat i-train nyo yung mga bata na ganun. Di ba? Na huwag matakot sa inyo na pwedeng magsabi sa inyo ng lahat ng problema.
Ikaw bilang nanay, paano mo tinitrain yung anak mo na magsabi sa'yo? Well, kasi sa amin, kasi basically, yung husband ko yung talagang very strict when it comes to discipline. So, just to balance it out, hindi naman siya syempre sa kino. May limit din naman ako. So, hindi mo rin masasabing konsentidor akong nanay. But somehow, syempre, may limit din. Okay? So, kasi gusto ko kasi sabi ko, hindi kasi pwedeng dalawa tayo, takot siya sa atin pareho. As much as possible, at least isa sa atin, po pwede niyang malapitan or ma-approach niya para if ever na there's something bothering her, eventually, hindi siya matatakot na lumapit. Kasi, mahirap kung pareho tayo na very strict. So, parang good cop, bad cop kayo. Yeah. Mm-mm. Balance eh. Actually, meron yung nangyayari sa rehab setting. Meron tinatawag na bastardo. Yung bastardo, siya yung lagi talaga nag-criticize dun sa mga residents. Lahat ng mga maling ginagawa nila, hindi siya nagpaparusa, ganun. Tapos merong patch-upper. So, ang trabaho ng patch-upper is to patch up the person na okay lang yan, kaya mo yan, para hindi sila masyadong motivate. So, I guess that's also true when it comes to training a child to communicate with you. Kasi, yun yung nagiging delikado eh. Diba? Na parang hindi na lang alam ng mga magulang meron ng pinagdadaan ng mga anak nila. Why? Because they're not communicating. Tatanungin mo, kumusta ka na? Okay. We fail to ask, we always fail to ask the right questions pagdating doon. Tapos hindi natin nalalaman. Tumataas ang rate ng teen suicide. Di ba? So, yun. So, we should take time. I guess we could or I could create a deck for that on how to pakatulungin natin si let's ask help from Nanay Rowie to create a deck for raising your child like in a healthy manner. Di ba? So, ayun. So that's one for the books. We have a lot to cover. Blaming. Bakit pangit ang blaming? Kasi nakaganon. Katuro. Mahala. Yeah. You always have to, sometimes, bakit mo ginawa to? Kasi siya. Bakit ka nag-drugs? Kasi siya. Iniwan ako. Kasi siya. Kasi inaya ako. Kasi siya. Bakit ka naglaseng? Kasi siya. Liyaya ako kasi siya. Tinuruan ako kasi siya. Broken hearted ako. No. You just have to point your fingers closer to home because responsibility builds empowerment. Diba? So, all the decisions that we make, all the feelings that we feel, all the thoughts that comes to our mind, all the actions and inactions. Sino ang may kasalanan? Ikaw. Ako. Ayun. Diba? Sabi ko, all the decisions you make. So, responsibility builds empowerment. Okay? So, never blame a person. Lalo na sa mga unfortunate na events na nangyayari. Diba? Blaming doesn't really help at all. We all have responsibilities for ourselves na kailangan natin gampanan. Okay? So, yun. For now, as a recap, you want to recap, Coach? Okay, so, ano ba yung mga napag-usapan natin when it comes to blocks to healthy communication? So, first was about ordering, directing, and commanding. And secondly, yung warning, threatening, and admonishing type of communication. And then, we go to moralizing, preaching and manipulation, then advice giving, offering solution and suggesting, using logic, arguing, and over intellectualizing. And last, and actually it's not the last, but last of the two part kasi ito. So criticizing, judging, assuming, and blaming. Ayan. So again, these are blocks to healthy communication.
ito yung mga must not na. Must not, not. Yeah. Right, right. It's not helpful. Yeah, diba? So sabi nga ng lola ko, kapag walang lalabas na maganda sa bibig ko, ay tumahimik na lang. So, it's rather just to keep quiet than to talk and destroy other people. Because words, kapag once na nakalabas na yun sa bibig ninyo, mahirap na siyang gawin. Diba? Parang chocolate. Ano yan? Ano nangyayan? Pag nasa bibig mo, hirap. Hindi. Ang gusto ko, analogy na yun. Yeah. Actually, sa tiwala kasi yun. Ginamit ko lang. Ang tiwala parang chocolate. Pag nasira, mahirap nang ayusin. Okay, ngayon ko lang siya narinig. So, pero... Ano yung kantang yun? Para kay Edgar? Chocolate? Hindi. Oh, may nag-agree yan. Siya alam niya, ako hindi. So, go. Ah, sige. So yon. Again, these lectures are from the Academy of Modern and Applied Psychology, which mm-hmm. we are affiliated of. Please follow us at One Life group page, and then you could also join. Just an information: we have weekly live videos exclusive to One Life group members. You might want to join One Life group. It's a closed group. We're gonna keep your identities confidential and whatnot. Yan, join lang kayo dyan. Tapos, you could also follow me at Poy De Lara at Conduit of Change. Yan, sa Facebook. And you can add me at Facebook at Poy De Lara too. It's basically all my name. So, so madali lang tayo. And you can, are we on TikTok now? I don't know if yeah, we're gonna launch TikTok in a bit, right? Because, yun, so syempre kailangan nag-a-adapt din tayo. So One Life is already, or it's gonna be on TikTok. And then Coachina, you can follow her at? One Life Group, I guess. Dama. Dita? No? Alan. Yeah, so One Life Group. Okay. Ayan. So everything is okay right now. We'll see you tomorrow around siguro agahan natin para hindi tayo kasabay nilat ng ikbulaga. 'Di ba? So mga 10 a.m. Manila time. Well, let's hope na wala na tayong any technical difficulty, no? Yan lang. So congratulations for using this. Yes. Ba tayo? Be live. Yeah. Right. So see you tomorrow, guys. Thank you for watching. Kapit lang. Bye.